Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang next fight ni Crawford at ang ambisyon ni Teofimo Lopez. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So palabo na nga po ng palabo ang tsansang si Pacquiao ang sunod na makakalaban ni WBO undefeated welterweight champion Terence Crawford. Dahil sa sinabi ni Mikey Garcia na inaayos na ang kanilang laban ng ating pambansang kamao para sa Mayo. Kaya naman dahil dyan ay sinabi ni Bob Arum na kung sakaling hindi talaga matuloy ang bakbakang Pacquiao versus Crawford, ay agad daw silang tutungo sa kanilang plan B, ang labanan ang dating kampyon na si Sean Porter. Ayon kay Arum ay kahit sino naman daw kay Pacquiao at Porter, ay paniguradong magandang laban ito parehas para sa kanyang bata na si Crawford. Subalit hindi daw talaga natin maikakaila na mas maganda kung si Pacquiao ang makatapat ni Crawford kasi andito umano ang malaking salapi. Bukod dyan ay malaking opportunity ito kay Crawford upang mas makilala ang kanyang pangalan sa buong mundo. Ganun pa man ay paniguradong hindi magiging madaling laban para kay Crawford si Pacquiao at Porter dahil alam naman natin na kahit may edad na si Pacquiao ay talagang nakikipagsabayan pa din ito sa mga batang leon. At andyan din ang kanyang napakalaking advantage pagdating sa experience. Habang si Porter naman ay talagang pinahirapan ang mga kampyon at dating kampyon sa dibisyon, gaya ni Errol Spence Jr., Keith Thurman at Danny Garcia. Kaya naman kahit si Porter ang maging kalaban ni Crawford, ay ito pa din ang pinakamabigat na hamon sa kanyang buong boxing career at dito talaga masusubukan ang kanyang mga abilidad sa ibabaw ng lona. Sa kabilang banda naman mga idol ay madami ang natatawa nang sabihin ni Teofimo Lopez na ang target niya para sa next fight niya kay George Cambosos ay at least umabot ng 2 million pay-per-view buys ang laban, kung saan mukhang masyadong mataas para sa level ng kanyang makakalaban na hindi kilala sa Amerika. Medyo imposible din talaga itong mangyari mga idol kasi kung yung laban nga ni Teofimo Lopez at Vasily Lomachenko ay umabot lang ng 2.8 million ang nanood sa ESPN kahit libre lamang ito sa telebisyon at hindi pay-per-view. E paano pa kaya yung pay-per-view na kailangan mong magbayad upang mapanood ang laban? Tiyak na hindi aabot ng 2 million na pamilya ang maglalabas ng pera upang panoorin ang nasabing laban. Ang 2 million pay-per-view buys kasi ay masyado na yung malaki. Kung matatandaan natin yung Pacquiao vs De La Hoya noong 2008 ay umabot yon sa 1.2 million pay-per-view buys. Diyan pa lang ay makikita na natin kung ano ba ang mas bigating laban, Pacquiao vs De La Hoya ba o Lopez vs Cambosos? Well, posible din namang umabot ng 2 million pay-per-view buys ang laban nila pero hindi sa Amerika, kundi sa Australia. Dahil tiyak na susuportahan ng mga Australians ang pambato nilang si Cambosos. So ayan nga po ang latest boxing news today mga idol. Comment down below your opinions at huwag kakalimutang mag-subscribe for more sports talk.